Buti lang, hindi na flat, no? Yung gulong ba? Buti na lang, hindi na flat. Oh, may gulong mo to. Ah, grabe, bibos. Kaway-kaway ka dyan, no? May mga pants dito sa taas. Ay, vertical. Pinakaayos na yung isang kyan, di ba? So, magandang hapon po. Uwian na po yung team ninyo. Napunta na po namin yung ano, area ng Katutubo doon. Grabe guys, ang daming pagsubok na dumating sa amin doon. Kasi may isang pamilya doon na nag-aaway, no? Tapos uminom ng lason dahil sa problema. At saka may nagtagaan pa doon. Uy! Asa matani? Wala pa. Naligaw ko guys. Naligaw kami. Wala kung saan kami nakaraan kanina. Si Bibo solved na. Nakasakay na siya ng ano, Super Fury. Napakalayo pa namin guys. Aming alakbayin. At least na ipaabot natin yung tulong natin doon sa mga Katutubo. Kaya lang hindi masyadong maganda yung kuha natin doon guys, no? Yung pagbibidyo. Kasi po, bawal pala sa kanila yung ibibidyo po yung dinadala namin. Iba po ang tradisyon po nila doon. Kasi po, pag may handaan na pagkain, pag hindi nila sinasabi na kain na kayo, hindi ka pwedeng manguna, no? Na kumain, dapat po sila ay nakatimbre. Kung alauna yung pagsabi nila, kakain na kayo, ayun, alauna pa tayo kakain. Iba talagang tradisyon ng mga Katutubo guys. Dapat pala sabay-sabay. Oo. Sabay-sabay daw guys. Dapat pala, no? Kaya pala si Suwa doon. Doon tayo magkikita sa may bundok. Kasi po bawal pala kami magdala doon sa Katutubo ng mga pagkain. Hindi ko gugunam ako. Sabi po nila guys, iba yung tradisyon nila. Kapag ikaw ay tumitingin sa isang dalaga doon sa kanila, lalo na pag sinabi mong maganda, yun, ipaasawa ka kaagad kahit hindi mo gusto. Mas lalo na daw yung nasa kwarto yung babae, dalaga, tapos tiningnan mo doon sa may kwarto pag nagkita ka po ng mga magulang nila, sila bukasan dapat kasal, may kasalan kaagad. Nakakatakot. Brad, layo, no? Napakalayo namin guys. Si Bibo, solved na siya. Grabe. Ito po yung trabaho po ng Ghost Hunter, mga Ghost Hunter na team ninyo. Hindi nila pag-Ghost Hunter, kundi kahit napakalayo yung area, 4 hours po kami dito nagbiyahe sa motor para lang maabot natin yung ano, si Suwad. Kasi po, naalala nyo pa ba yung ano, kanibal na pinuntahan natin doon? Doon tayo nagkita ni Suwad. 2 hours yung ano namin doon. Ano yun? Marami pa daw dito guys ng mga ano, yung mga manok na labuyo.
saka yung mga baboy ramo. Grabe daw. Kuya Wadidiri ang ilang style, no? Daw. Pag naakay kalaban Wadidiri, dapat kung natigbasan ka, kinakailangan, ganti ka agad, mamayang gabi ka agad, yung giantihan dito. Ay, wag mo na lang daw hintay na maumagahan pa yung kalaban mo para makaganti ka. Sabi nila yung mga katutubo doon. Gantihan na kapag na abot na ba ng umaga, hindi na pwede yan maganti kasi po kahit wala kang kasalanan, ikaw pa rin yung may kasalanan kasi po kapag naganti ka daw ng kinaubagahan, dapat sana kung ngayon nangyari pamayang gabi, dapat gantihan mo na kahit wala daw yung ano yung salarin, no, na nakataga sa'yo. Dapat daw yung mga pariente, yung kamag-anak lang daw. Kasali yung mga pariente. Oo. Kasali. Pati yung kamag-anak. Doon mo daw, ano, doon ka daw mag-revenge. Kasi po, dudugo naman daw yung ano, kamag-anak. Napakadelikado talaga. Dito guys, yung ipakita ko yung ano, maraming labuyo na mga manok dito. At saka baboy ramo. Doon sa itaas. Yun, oh. Yun. Napaka-tok-tok, no? Lasang. Napakahirap talaga. Gusto na namin bumalik ka agad, eh. Ayaw namin ipaputuloy doon sa area ng tutubo. Ito po yung ano natin, no? Yung nag-guide. Kasi po ang problema lang kasi doon. Tatlong oras kami naglalakad patungo doon. Ito na natin po, iniwan yung mga binibigay natin sa mga tutubo. Yung naabotan natin na bahay po, guys. Salamat po sa lahat, no? Wala daw magsiminto. Sa taas ba? At saka guys, kausap natin yung dato doon na mayroon talaga kanibal. Sinabi po nila na bandido ang tawag doon. Hindi na sila naniniwala po. Walang makapipigil po sa mga kanibal doon, no? Kahit kapag nagkasala tayo daw doon, guys, hindi ka makakalabas na. Kasi po, nagtatawagan pala yung tagatutubo dito. Kaya pala dito, sinipti ni Suod ang kanila pong pamilya dito na area. Pinunta natin kasi po. Kapag may papasok po dito sa area nila, nakatawag na po yung mga dato. Tribal chieftain po yung tawag dato. Kaya pala, lahat ng mga tao kapag nakapapasok dito na walang pahintulot sa dato, patay ang abutin. Puti na lang, guys. Binigyan po kami ng kunting chance. Sana daw sa susunod, dapat na nakatimbre tayo sa chieftain na tayo ay papasok. Kasi po, buti na lang po, hindi kami hiningian po ng multa. Mayroon palang multa, guys. Kapag pumasok ka doon sa area na wala kang hindi ka nagpapaalam sa kanilang dato,
malaki pong multa mo. Kung di ka makapagbayad, papatayin kanila. Yung area dito guys, no, napuntahan na pala ni ano, yung paaralan doon po. Dung, sakay dung, sakay. Hmm? Asan? Ayun. Hmm. Ay, oo. Yun guys, doon yung tirahan ni Suwad. Kapag kita natin yung bahay ni ayong mga katutubo doon, yun ang mga bahay po. Yun. Sabi lang mga tuktok. Kaya pala no, hirap hanap buhay na dito dahil po sa kalayo. Napakalayo. Ito po yung napuntahan natin ito guys. Hindi ko inasahan na napuntahan na pala ni Jessica Soho to. Yung paaralan dito sa may Mambago Elementary School. Makikita po nyo doon kay Bibi Boss. Pinuntahan po niya yung school na kung saan po yung maguro nakakaawa. Ito yung dinaanan namin, ito yung daanan po ng mga guro papunta doon sa katutubo. Ang layo. Ang layo pala ni ano, ni Suwad. Huh. Yung napunta namin guys, yung kung saan po yung kanibal nakatira doon. Yun, doon kami nagkita, no, ni Suwad, kung saan napagkamalan natin yung kanibal. Bantok ba din ang mga, paano eh, si Suwad. Guys, makikita si Bibi Boss yan dito sa may sa ugno. Bibi Boss to ba? Oh, nakakaawa talaga yung mga guro dito na na-assign po dito sa area ng grabe, ang galing pala ni ano, Jessica Soho. Nakarating po siya doon dahil po sa nag-viral po doon na mga guro kawawa, dahil po napakalayo yung no, daanan. Asa kay Bibi Boss yung saog na yan. Doon sila Bibi Boss dumaan guys, no? Nakasakay po ng Super Piri. Napakalalim yung mga bahay doon, no? Napakadelikado to ng area dito guys. Kasi po nung pumasok pa lang kami dito sa area na to, lahat na po sila ay nagtatawag po bawat mga tribal chieftain dito na may nakapasok ng mga tao dito. No, yung kasamahan ko, team ninyo, tumawag agad doon sa area ng katutubo. Buti na lang guys, binigyan tayo ng chance na hindi nakapagmulta ng pera dahil po bawal pala sa kanila kapag hindi tayo nag-coordinate. Kasi po alam nyo, hindi natin nakikita si sa gubat, kaya pinuntahan natin dito para makatulong. Pero napapasalamat din sila kasi po wala daw tayong
masamang intention din sa kanila. Kaya nga binabawal po talaga yung pag natin yun, makiosyoso po sa mga nabigyan po natin ng ayuda. Bawal po sa kanila. Kasi po, dapat po ay ipaalam po natin sa kanilang dato, trap, chieftain, tribal, na kung tayo daw ay mag-tarong-tarong about po sa kanilang kabuhayan doon, bawal daw talaga. Saan na kasi bibibos ngayon? Akala ko si Bibi Boss, hindi pala. Iniwan ako guys nila. Kahit malayo guys, at least nakatulong na po tayo doon sa ano, yung mga katotobo. Pero hindi po nila alam guys, no? Hindi po ako nagsabi na meron akong natataga sa kanila, baka magagalit po sila. Bibibos. Wala si Bibi Boss guys. Nasaan kaya sila? Cool. May hapon. Naglaag mo dito sa kuwan ba? Mambago. Meron tayo sa lobong guys. Wala ba sila? Oh, yung guide namin guys na nakapunta na sa Mambago, kaya lang hindi po siya nakapag-alam, nakapagpaalam po doon sa tribal chieftain. Siya po yung pinagalitan kanina. Sa susunod daw dapat daw mag-coordinate para daw walang mapahamak sa amin kapag hindi ka nakapagbayad ng multa nila. Buhay mo yung kapalit po sa area nila. Kasi po mayroon talaga na mga area po na pumapatay pa ng tao dito doon sa mga kabundukan. Wala pa sila bibibos guys. Hihintay na namin, nauna pa rin kami dito. Kaya't malakas yung super pier nila na sinasakyan. Marami yung mga itag rin. Ang dami. Uy, mga hapon bro. Wala pa sila Bibi Boss guys. Ito yung trabaho ng mga tagabundok dito guys. Wala pa sila Bibi Boss. Dito lang kami maghihintay ni Bibi Boss, no? Ito yung kahoy guys, no, para sa veneering, para gawing plywood. Kita ko na si Bibi Boss guys. Oh, andoon na. Oh, andito na. Yun, napakalayo pa nila guys, ha. Ipakita ko rin nyo.
Okay. Yun. Si Bibus yun. Papunta na dito. Medyo malayo yung ano nila. Pero at least hindi naman siya na hihirapan po na maglakad dito sa dinalakaran po namin. May kasama po siya, no. Magbayad lang po kami ng pira para pamasahe po sa super piri na peribot sinasakyan nila. So yun na pa kami dito, naghihintay. Yan si ano, itisivin. Yan. Pinausukan sila bibos. Ah, grabe yan. Ang sulit ng sinasakyan nila, oh. Bidyoan natin si Bibibos dito. Parang napakaganda ng super piri na sinasakyan nila, oh. Mura lang yung ano, 200 pesos lang yung pamasahe. Nakakaawa naman yung driver nila, hindi nakasakay. Napakalamig yung hangin rito. Ah, wala tayo talikot pas bibipos. Ayahayas life. Pwede ayahayas ilang life ba? Dito na lang mo. Bibi boss. Ah, grabe, ayahaya, oy. Parang superhero na ano, gakit. Oh. Parang bangka. Piribot. Piribot. Pero mura lang to, guys, yung pamasahe dito, guys, no. Oh, 200 lang. Bawat isa. Ah, grabe. Sulit na sulit, ah. Buti lang hindi na flat, no. Yung gulong ba? Buti na lang hindi na flat. Ah, may gulong mata. Ah, grabe, Bibos. Kaway-kaway ka dyan, oh. May mga pants dito sa taas. Ay, swerte ko lang. Pinakaayos sa inyong isakyan, di ba? Yahaya, oy. Parang peribot.
kawawa naman yung driver. Nagsakrifisyo. Eh, usay kapoy, kapoy lingkod. Naligo na inyo ha ba? Nangabasa, mag-uro yung demo. Tuyo na rin sila yun, nagpasa-pasa. Analyst ko ng naamot ako yung pangkuhan. Analyst ko ng pangkuhan. Guys, hanggang dito na lang guys yung pag bibidyo natin po sa kay Bibi Boss. Napakasaya po yung sinasakyan niya. Ito yung super fiery dito guys, no, na wala pang na-disgrasya. Hindi pa nalunod yun.